the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Look at verse 27. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Kaya makikita niyo mga kapatid, ang sabi ng Bible, let us make man. Now, diyan pa lang makikita natin na meron ng layunin ng Panginoon. Sa verse 27, so God created man in his own image, in the image of God created he him. O, guhitan niyo yan. He him. Sabi rito, yung last part, male and female created he them. Alright? So makikita natin na sa panimula, isa lang muna yung nilikha niya. Sabi ng Bible, God created he him. Sino yung unang nilikha ng Panginoon? Si Adan. Okay? So si Adan muna, at makikita natin, after a while, ay lumikha ang Panginoon ng babae na magiging katuwang ni Adan. Ano? Kanya sa Garden of Eden, sa pagkalalang lang ng tao, makikita natin na talagang meron ng layunin sa panimula pa lang ang Diyos sa magiging relasyon ng mag-asawang lalaki at mag-asawang babae sa kanilang pagtatayo ng tahanan. Kanya ang pinag-aaralan natin ay family roles. Una, makikita natin ang prinsipyo na ang unang nilalang ng Panginoon ay ang lalaki. Man was made first. Kanya nga makikita natin sa Genesis chapter 2 and verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life and became a living soul. So makikita natin, ang unang nilikha ng Panginoon ay si Adan. Ano po? Now, tingnan po ninyo sa 1 Timothy chapter 2 and verse 13. 1 Timothy chapter 2 and verse 13. Paanong by reference to the book of Genesis, kung kailan nilikha ng tao, ng Diyos ang tao, ay ginamit ni Paul sa kanyang pagtuturo ito. 1 Timothy chapter 2 and verse 13. Ano ang sabi diyan? For Adam was first form. So, may prinsipyo na itinuturo si Moses na itinuturo din ni Apostle Paul sa New Testament. Na sabi ng Bible, for Adam was first form. Then pagkatapos ni Adam, sino ang sumunod? Si Eve. Kanya makikita natin na yung order ng pagkalikha ay doon pa lang ipinapakita na ng Panginoon yung order of leadership. Hindi lamang sa tahanan, kundi maging order in worship. Kanya nga makikita natin kanina na ang sabi ng Bible, the husband is the head of the woman, kung paanong si Kristo is the head of the church. Kaya makita natin, yung relationship ni Kristo sa kanyang church ay a love that is sacrificial, a love that is sanctifying, naging banal tayo sa pamamagitan ng ating relasyon sa Panginoon sa Kristo, at hindi lamang yon, naging satisfying love. Ano po? Yung ating fullness ay na kay Kristo.
Kanya yung pagkalalang lang na unang nilalang ang lalaki ay nagpapakita ng fundamental difference sa magiging function ng mag-asawa sa pamilya. Fundamental difference in the functional interrelationship of husband and wife in the family. Bakit mahalaga yung order ng creation? Kasi kung nilikhang sabay, aba, eh wala ng pagtatalo. Sabay ginawa, eh di dapat parehas lang tayo. Naunawaan niyo mga kapatid? Pero dahil mas inunang nilikha ang lalaki, ipinapakita ni Moses sa kanyang aklat sa Genesis at saka si Apostle Paul sa 1 Timothy na mayroong layunin ang Panginoon. Na talagang by God's design, ang lalaki ang dapat mag-lead. Now, sa plano na yan ng Diyos, hindi naman ibig sabihin ang babae inferior. Hindi po. In fact, naniniwala tayo na may pagkakataon na yung nagagawa ng lalaki, nagagawa din naman ng babae. Ano po? At minsan, masigit pa. Pero hindi yun dahilan para ang babae ay manguna sa lalaki. Sapagkat hindi yun ang disenyo ng Panginoon. Ang disenyo ng Panginoon, pinapakita niya na unang nilikha ang lalaki sapagkat ang lalaki ay dapat maging tagapanguna. Yun ang pinag-aralan natin kanina sa Ephesians chapter 5. Naunawaan niyo mga kapatid? So ngayon, inaano lang natin, kino-compare lang natin ang scriptures with scriptures. Okay? Kanya nga yung pagkalikha kay Adan na mas una kesa sa babae ay nagbigay sa kanya na ano, na maging pangulo o head of the human race. Dahil siya ang unang tao bago pa nilalang ang lahat ng mga tao, therefore, siya ang pangulo, panguna, pangunahin sa lahat ng mga naging tao. Kasi kung wala si Adan, wala naman tao. Sino yung unang nilika? Si Adan. Kanya, by virtue of being created first, eh, napakay Adan po yung title o yung position na head of the human race. Tingnan po ninyo, 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 and verse 22. Ano sabi diyan? For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Sa sulat ni Apostle Paul, si Adam ang tinuturing na first Adam. Si Christ ang second Adam. Sabi ng Bible, for in Adam, sabi ng Bible, all die. Sapagkat siya yung head of the human race. Nung magkasala siya, lahat ay nagkamit din o nagtaglay din ng ano, ng pagiging likas na makasalanan. All right, look at verse 45. 1 Corinthians chapter 15 and verse 45. And so it is written, the first man, sino raw yung first man? Adam was made a living soul. That the last Adam was made a what? A quickening spirit. Yung first Adam, si Adam, nagkasala, sabi ng Bible, ay si Christ, the second Adam, naging paraan ng kaligtasan. So, makikita natin si Adan, sapagkat siya ang unang nilikha, ay napasa kanya yung posisyon o yung recognition na being the head of human race.
At dahil dun sa siya yung unang nilika, naging tradisyon sa mga Hebreo, sa mga Israel, na lahat ng authority, karapatan, mga pribilehiyo, maging responsibilidad ay ibinibigay sa pangunahing anak na lalaki, panganay na anak na lalaki. So naging ano po yan, naging tawag nito, naging kultura sa mga Hebreo. Sapagkat pag sinabing first, eh meron po talagang kaukulang authority yan, right, privileges, and even responsibility. Ano? Kanya yung divine arrangement na si Adam ang unang nilika, then pagkatapos si Eve, ay nagpapatunay na talagang ang lalaki ang dapat manguna. Pangalawang reason, tingnan po ninyo sa Genesis chapter 2, verse 15. Sa Genesis chapter 2, verse 15. Ang sabi ng Bible, "And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden." Ano ang layunin? "To dress it and to keep it." Look at verse 16. "And the Lord commanded" who? "The man," si Adam, "saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat." Verse 17. "But the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die." Ano makikita natin sa mga talata na yan? Una, sapagkat si Adan ang unang nilikha, hindi pa nalilikha ang babae, ibinigay na sa kanya ang utos. Ano yung unang utos? Yung pangasiwaan at pangalagaan ang Garden of Eden sa verse 16. Ano sabi sa verse 15? Ano sabi doon? "At put him into the garden to" what? "To dress it and to keep it." So yan ang unang instruction kay Adan. Kanyang pangasiwaan, pangalagaan, at pagyamanin ang Garden of Eden. Hindi lamang yun ang utos sa kanya. Ano pa yung utos sa kanya? Na sa kanya ibinigay ang utos na ano? Na ingatan na huwag makain yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng Panginoon. Siya yung binigyan ng responsibility na huwag kainin yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Panginoon sa gitna ng hardin. Kanya nga, makikita natin mga kapatid, spiritually, na ang asawang lalaki talaga ang binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan na mag-ano, na maggabay sa spiritual na pangangailangan, hindi lang ng kanyang asawang babae, kundi ng kanyang buong pamilya. Dito sa local church, ako ang pastor. Pero sa inyo, inyong mga tahanan, ang pastor dyan, yung tatay. Ano po? Kanya, darating sa panahon na ating pong tuturuan, ititrain ang lahat ng mga tatay, paano niya magagampanan yon? Ano? Yung siya ang maging pastor. Bakit? Sapagkat mga kapatid, kung ako pa rin ang pastor sa inyong tahanan, eh pinakamarami na siguro magpangita tayo sa loob ng isang linggo, dalawang beses. Pero, hindi naman tayo kinakailangang mabuhay espiritual sa dalawang beses na pagkain lamang. Sapagkat sabi ng Bible, ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig.
kung paano tayong kumakain tatlong beses isang araw, hindi ba't ganun din kahalaga ang pagkain natin spiritual? Kanya bukod sa individual responsibility natin yon, talagang merong dapat manguna sa tahanan para ang buong pamilya nakakapakinig ng salita ng Diyos sa bawat araw. Ang dami na po natin tinig na napapakinggan. Magbukas ka ng telebisyon, magbukas ka ng bintana, lumabas ka ng bahay, napakaraming tinig na napapakinggan ang tao na lumalaso ng ating isip at puso. Kanya kinakailangan na maalagaan natin ang ating sarili, na mapakinggan natin sa araw-araw, sa tuwi-tuwi na ang salita ng Panginoon. And it is the responsibility of every head of the family. Kanya nga makikita natin sa Ephesians chapter 6 and verse 4. Sa Ephesians chapter 6 and verse 4, sabi ni Apostle Paul, "And ye fathers, provoke not your children to wrath, but," ano yung responsibility ng tatay? "But bring them up." Sino yun? Children ang topic eh. Sabi ng Bible, "But bring them up, the children, in what? The nurture and admonition of the Lord." Naalaman po niya mga tatay? Are you with me? So, responsibilidad ng mga tatay to bring the children in the nurture, to bring up the children in the nurture and admonition of the Lord. Gagamitin ko na rin ito na paalala sa mga young people na nandito, ano? Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Kung kayo ay nagpaplanong mag-asawa, ang piliin ninyo yung magagampanan ito sa iyo at sa iyong pamilya. That can bring you and your children in the nurture and admonition of the Lord. Kanya nga talagang sa ating church covenant, ano po, ay talagang sinasabi natin na mas maganda kung masusunod ang ating napagkasunduan, na ang mag-aasawa dapat, dapat magkakilala sa loob ng simbahan. Naunawaan niyo mga kapatid, bakit? Kasi pag sila ay kapwa naglilingkod sa Panginoon sa iisang iglesia lokal, ang kanilang magiging mga anak, hindi na mahirap i-train. Ano po? Hindi na mahirap alagaan. Nung nag-visitation ako nung isang araw doon sa Sampirohan, yung mga bata, talagang malayo pa lang, kilala lang si Pastor, ano? Pastor, excited na po kami para bukas, ano po? So, ganun ang mga nakikita natin. Kanina, pagdating dyan, excited, maghanap ng Bible, ano? Ang natutuwa ako, ganito, mga kapatid, natutuwa ako. Naghahanap sila ng mga aklat dyan. Pastor, Bible po ba ito? Oh, gustong magka-Bible, pero hindi papala marunong bumasa. Ano, bakit? Kasi hindi nila ma-distinguish kung yung aklat na hawak nila, Bible o ano, pero natutuwa ako. Bakit? Kasi yung pagnanasa nila na magkaroon ng kopya ng Bible. So, kung may mabibigyan tayo sa mga darating na araw na mga bata, maaring a copy of the New Testament lang muna, or John and Romans, or sa mga darating na panahon, kumpleto. Ang mahalaga nito, mga kapatid, yung mga magulang, gabayan nyo yung mga anak ninyo na mabasa yung Bible na naibigay sa kanila ngayon. Are you with me? Siyempre, babasahin mo sa kanila. Ano? At habang binabasa mo sa kanila, ang katotohanan nun, buong pamilya nakakapakinig ng tinig ng Panginoon. Ano? At bago kayo magbasa ng Bible, manalangin muna kayo. Manalangin muna kayo na Panginoon, bigyan nyo kami ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. So, responsibilidad po ng tatay yan. Ano?
So number three, so man was made first. Kanya meron talagang dahilan o layunin ng Panginoon na ang lalaki ang maging tagapanguna. Ang lalaki ang tumanggap ng utos mula sa Diyos kung paanong pangangasiwaan ng Garden of Eden at kung paanong babantayan na sana huwag mahulog sa kasalanan ang tao kasi isa lang naman ang utos ng Panginoon noon. Huwag kainin yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal. Isa na nga lang nangyari pa. Ano? So, kanya makita natin, dahil responsibilidad ni Adan yon, hindi niya nagampanan kung paanong siya yung unang nilikha, siya rin ang una nagkasala at naipasa niya ang kasalanan sa lahat ng tao. Number three, ang katotohanan kung bakit nilikha si Eva, because alam ng Diyos na ang lalaki ay kailangan ng katuwang sa buhay. Iniingatan ko yung pagtatagalog, hindi katulong. Ano? Kasi pagkakatulong, pasweldohan yan. Ano? So, ang sabi ng Bible, a help meet. O tingnan niyo, Genesis chapter 2, verse 18. Genesis chapter 2 and verse 18. And the Lord God said, ano ang sabi ng Diyos? It is not good that a man should be alone. Hindi raw mabuti na ang lalaki ay manatiling nag-iisa. Ano sabi ng Panginoon? I will make him an help meet. Sabi diyan, an help meet for him. Now, yung help meet, two words, hindi magkarugtong. Ano? Now, meron akong gustong sabihin na sino ang nakakita ng pangangailangan ni Adan? Ang Diyos. Makikita ninyo, hindi si Adan ang humingi. Bagamat maraming trabaho, kasi papangalanan mo lahat ng ano, lahat ng mga hayop. Ano? Pag sinabi ni Adan sa leon, o leon ang pangalan mo, leon yun noon hanggang ngayon. Ano? Pagka sinabi niya doon sa tigre, tigre ka, tigre yun noon hanggang ngayon. Pag sinabi niya doon sa mahaba ang leeg, ano yung mahaba ang leeg? Mabuti pa kayo, alam nyo. Yung iba, sabi nila, giraffe. Anong giraffe? Giraffe. O, di ba? Sabi nyo, giraffe. Alright? So, giraffe yon. Hindi lamang sa mga hayop, pati sa lahat ng halaman, mapapuno o mapaano. Ang daming trabaho ni Adan. Ano? Sapagkat pangangasiwaan niya yung Garden of Eden. Pero, sabi ng Bible, look at verse 20. Ano sabi diyan? And Adam gave names to all the cattle and to the fowl of the air and to every beast of the field. O, pakiguhitan niyo po sa inyong Bible. But for Adam, there was not found an helpmeet for him. Kanya pagka meron tayong alam na direktang utos ng Panginoon, ay sundin lang natin. Ano? At kapag tayo po ay dumating sa puntong nahihirapan na, kita ng Diyos yun. Kanya nga sabi ng Panginoon, Abay, marami nga palang trabaho si Adan. Papangalanan lahat ng mga hayop, di ba sabi rito? Pero walang nasumpungang katuwang niya. Ano? Kaya ano sabi ng Panginoon? I will provide him an help meet. Pag sinabing help, katuwang, ano? Associate, a counterpart. Pag sinabing meet, ito yung angkop. Ano? So, pag pinagsama natin yung helpmeet, two word, hindi magkaisa yan, ano? Sabi doon, ay katuwang na angkop o angkop na katuwang.
Kanya nga po mga kapatid, makikita natin na kung talagang ang Diyos ang author ng marriage, perfect match from heaven. Kanya, dapat tayong mga magulang, magkasundo tayo patungkol sa ating mga anak. Na talagang bagamat tayo ang magkakasal, eh masigurado natin na yung ikakasal natin is a match made from heaven. Bakit? Kasi Diyos ang nakakita ng pangangailangan ni Adan at Diyos ang nagbigay. Hindi ko sinasabing hindi ka pipili ng gusto mong makasama. Naunawaan niyo mga kapatid, sapagkat nasa atin ang pagpili. Pero tingnan mo ha, isa ka lang, ilan ang mapapangasawa mo? Isa lang. Okay? Ano ang tsansa na magkamali ka dahil isa lang ang pipiliin mo? Abay, napakalaki. Kung talagang alam natin na malaki ang tsansa ng pagkakamali, hindi ba't marapat lamang na magtiwala tayo sa pamaraan ng Diyos? Kanya dapat trabahuin natin yon. Magkaroon tayo ng pakikipagkasundo sa Panginoon, mga magulang, para yung mga anak natin hindi magkamali. Bakit po? Marami na tayo nakita na talagang grande ang kasalan, pero tumagal ba? Ay, hindi po. Kasi madaling madaya ng ganda, madaling madaya ng yaman. Pero ang pag-aasawa, ang tinitignan po ay hanggang sa mga saling lahi. Tingnan ninyo sa Psalm 127. Psalm 127. Napakaganda kasi ng topic natin ngayon, being Father's Day. So, sapagkat masyadong mahabang usapin ito, tinalakay ko na rin. Baka sabihin nyo, Pastor, baka wala ka ng mensahe sa susunod na linggo para sa Father's Day natin. Hindi, ang daming aralin patungkol sa pamilya. Tingnan sa Psalm 127. Except the Lord. Pag sinabing except the Lord, yan ay isang katotohanan na huwag nating aalisin ang Panginoon. May bahagi siya. Saan? Except the Lord build the house. So kung pagtatayo ng tahanan, pagtatayo ng pamilya ang layunin natin, huwag nating iwanan ang Panginoon. Sapagkat sabi ng Bible, except the Lord build the house. Sino nagbi-build? Bagamat kanina pinag-aralan natin yung iba't ibang roles and corresponding responsibilities, magampanan man ng tao ang kanyang responsibilidad. Kung hindi pagpapalain ng Panginoon, may magagawa ba tayo? Wala po. Kanya sabi diyan, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. O, gampanan man ang tatay, ang ibigin ng kanyang asawang babae, at ang asawang babae ay maging masunurin sa kanyang asawang lalaki o mapagpasakop. Ang mga anak mapagpasakop sa kanilang mga magulang. Nangangahulugan ba na magiging isang Kristiyanong pamilya ang mga bumubuo nito? Ay, hindi po garantiya. Sapagkat hindi lahat ng mananampalataya, kahit na buong pamilya, puro mananampalataya, may garantiya na maayos ang pamilya. Hello? Naunawaan niyo mga kapatid? Dito lang, marami tayong nakita. Mga nagsilakihan sa church. Pero nung mag-asawa, Mga dispalinghado. Naunawaan niyo mga kapatid? Wala tayong pinaparatangan o binibintangan ng iba. Basta sinasabi ko, except the Lord. Bible yan. Are you with me? Ako po hindi perpektong pastor, pero ako'y nagsumikap na magkaroon tayo ng covenant na para mapahintulutan natin na gumawa ang Panginoon sa atin. Bakit? Kasi Diyos lang talaga po ang pag-asa nating lahat.
Diyos lang po. Huwag natin siyang iiwanan. Kaya sabi ron sa verse 1, except the Lord, keep the city. Kasi noong mga panahon na yon, talagang ang syudad, para mapanatiling safe sa mga kaaway, talagang may mga matataas na ano po yan, na bakod. Ano? Dun sa tower, nagbabantay kung merong mga sasalakay. Ano po? So kahit na daw yung isang syudad ay mayroong atasang tagapagbantay, kung hindi iingatan ng Panginoon, yung tagapagbantay, kahit na magpuyat, walang magagawa. Naunawaan niyo mga kapatid? Ano sabi sa verse 2? It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Ito po yung mahalaga dyan. Ang sabi sa verse 3, lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. Nakakita na ba kayo ng mga namamalimo sa kalsada na dala yung bata? Hindi ba't nakakaawa sila? Nakakaawa yung bata. Kanya, ginagamit nila yon para yung malambot nating puso magtulak sa atin para magbigay ng limos. Pero kung Biblia ang titignan natin, ang anak ay regalo ng Diyos sa mag-asawa. Sa palagay ninyo, yung mga gumagala na yan sa kalsada, dala-dala yung anak, init-init, ulan-ulan, sa palagay nyo, tama kaya yung layunin nila ng pagkakaroon ng anak? Hindi. Kanya, sino ang gumawa ng kapighatian at hirap na yun sa buhay? Yung mga tao na hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. Kanya tayo po, alam natin, hindi lamang natin responsibility na ingatan ang ating sarili, kundi responsibilidad natin na ipahayag ito sa ating mga kakilala at kamag-anak. Kausap ko kahapon si, ano pangalan nun? Si, yung nasa abroad? Oo. So, sabi niya, Pastor, malapit na po ako umuwi. Sabi ko, bakit? Nagdudumali ka. Sabi niya, sa March po. Kung papainturutan ako sa March, baka March next year, nandyan na ako. Ewan ko lang kung pigilan ako dahil Ramadan, something like that, hindi ko na maalam. So, sabi ko, bakit? Finish contract ka na ba? Finish contract na po ako, Panginoon. Aba, miss na miss ko na po yung mga bata. Ano, pinapasalamatan ng nanay niyo yung inyong pag nakikita niya na nagtatanging bilang sila dito. Aba, ay kagalakan niya. Ano po? So, tama ang ginagawa natin. Ano po? Kanya nga makita natin, sabi sa verse 4, as arrows are in the hand of a mighty man, so are children of youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. Talagang dumating sa punto ng Old Testament, yung pana, di ba, nilalagay dito sa, ano tawag doon? Quiver yan eh. Di ko alam kung ano yung tawag sa Tagalog eh. Yung lagayan ng palaso. Okay? Sabi ng Bible, kung yung lagayan ng palaso, marami kang palaso. Eh di ba, bentahe. Kanya dumating sa punto talaga na merong population explosion, green revolution, naalala nyo? Mas maraming anak, kayamanan. Pero ngayon, aba, hindi na po totoo yun sa dami ng tao. Ano? Kanya nga makita mag-isa pag-aaral, yung competition. Ano? So, dapat magplano tayo. Ano po? So, yan ang makikita natin na ang nakakita ng pangailangan ni Adan ay ang Panginoon. Kanya kayo mga young people, just serve the Lord, be happy with your relationship with God, at pag sa tamang panahon na hindi pwedeng hindi nyo malaman 'yon kapag katamang panahon na, kasi
kahit ang Diyos ang maglalagay nun sa inyong puso. Kaya makita natin, talagang even in the Garden of Eden, talaga may plano ang Panginoon sa mga babae na napaka-unique at special para sa buhay ng isang lalaki. Naikwento ko na sa inyo, nung ako'y bata pa, talagang yung nanay ko, yung kabarkada mo po, Nanay Neri, ay talaga naman, nakikita ko yun, pag aalis ang tatay ko, hindi lamang handa ang almusal. Lahat ng isusuot, mula medyas, pataas, planchado lahat yan, pati baon kung may baon. Talagang kami, ganun din. Kahit na payat-payatin ako, pero pagka nagdala ako ng uniforme, talagang nakakakuha ako ng award sa school namin na most neat. Bakit? Kasi yung short ko na khaki noon, tapos polo na na puti, naalala ko, dudukutin pa ng nanay ko sa Nanay Neri, dudukutin sa dito, yung sa butas na short para i-tuck in yung mga puti at maayos na tuck in. At hindi papayag ang nanay ko pagbalik ko ng eskwelahan, papunta sa bahay na gusgusin ako. Kanya makikita mo kahit nasa labas ka, natututo ka mag-ayos. Dahil nakita mo kung paano ka inayusan, magagawa mong ayusan ang sarili mo. So, kanya nung ginagawa sa akin ng aking may bahay, sa aming mag-ama, ang naranasan ko sa nanay ko, sabi ko, napakapalad ko. Bakit? Sapagkat Diyos ang nakakakita ng pangailangan natin. Kanya, pagkakailangan mo na, ibibigay ng Panginoon. Totoo ba yan, Pastor? Nababasa natin eh. Sana kung hindi natin nababasa, magkanya-kanya tayo ng hagihap o pag-iisip kung ano ang gagawin ng Panginoon. Pero hindi. May plano ang Panginoon. So, number four, woman came out of the man. Alam niyo kung ano ang pagkakaiba na lalaki at babae? Only look at me for a while. You will be excited about this. Nung nilikha ng Diyos si Adan, yung lalaki, unang tao, paano niya ginawa? Out of the dust of the ground. Pero alam niyo, nung lumika ang Diyos ng babae, hindi mula sa alabo. Saan? Sa bahagi ng katawan ni Adan. Kanya makikita natin yung salitang woman. Woman. From the womb of the man. Ay talaga makikita natin, it was literally, the woman was literally taken out of the man. Kaya sabi ni Paul concerning the creation account? 1 Corinthians chapter 11 and verse 8. 1 Corinthians chapter 11 and verse 8. Sabi ng Bible? For the man is not of the woman, but the woman of the man. So notice the preposition. Sabi diyan, for the man is not of the woman, but the woman of the man. Yung salitang of ay ibig sabihin galing sa o kinuha mula. Kanya nga sabi ko, kanina, nung nilika ang lalaki, mula sa alabok. Pero nung nilika ang babae, galing saan? Sa tadyang ni Adan. Of the man. Sabi ng Bible. Kanya nga makikita natin, yung creation principle na hindi lamang una
sa pagkalikha ang lalaki, kung hindi maging sa kung paanong nilikha at mula saan galing, merong ipinapakita ang Panginoon. Alright? Meron nga ako narinig. Hindi ito Bible, ha? Pero ito, magandang ilustrasyon na rin. Hindi raw kinuha ang babae sa talampakan, Sister Nova. Kasi kung sa talampakan kinuha yung lalaki, tadyak-tadyakan lang yan. Ano? Hindi kinuha sa kamao para sapak-sapakin. Ano? At hindi kinuha lalo na dito sa bumbunan, Sister Nova, para maging tagapanguna. Kasi sabi ng Bible, mayroong layunin ng Panginoon bakit ang babae has to submit. Ano po? So, saan kinuha? Sa tagiliran. Para ano? Ibigin, kalingain. Naunawaan natin na talagang kabahagi. Help meet nga eh. Help meet. Pag sinabing meet, suitable. Pag sinabing meet, yung help ay tulong. Parang angkop na katuwang. Ano po? Now, nung kami ni Nancy ay magpakasal, parehas na kaming mananampalataya. Kanya nga po, ito po ang makikita natin na sitwasyon sa Bible, ano? O sitwasyon sa ating kapaligiran. May mga nakikita tayong mga pamilya na sila ay nakasama natin sa church, pero sila, nung mag-asawa, wala pa silang alam kung ano ang prinsipyo ng Bible. Naunawaan nyo? Kanya dumating sa punto na may mga bagay talaga na they cannot do away but have to live out kung saan sila, kung paano sila nagsimula, hoping na ang Diyos ay ano, isaayos lahat. Bakit? Naniniwala naman tayo na kayang baguhin ng Panginoon ang ating buhay. Pero alam niyo mga kapatid, kung maiiwasan natin yon, kanya nga, malalagay natin sa tama kung tayong mga magulang na nandito, iisipin natin kung ipagpapaliban ng Panginoon ang kanyang pagdating at mag-aasawa ang aking mga anak, anong klaseng pamilya kaya ang kanilang maitatayo? Di ba? Kaya makita natin na it was God who gave Adam an helpmeet. Number 5, God gave the woman to the man. Genesis chapter 2, verse 22. Makikita nyo ang phrase na ito, and God brought her, Eve, unto the man. Ayun yung last phrase. And brought her. Sabi ng Bible, made he a woman and brought her unto the man. So tama ang pagkagamit ng Bible. Ang babae ang ibinigay sa lalaki. Hindi ang lalaki ang ibinigay sa babae. Magkaiba yon. Bakit? Kasi dahil lalaki nga yung unang nilikha, may mga instruction ang Panginoon, kailangan niya ng help meet. Kanya ang sabi ng Panginoon, gumawa siya ng babae at ibinigay niya sa lalaki. Ano po? Kanya nga, the woman was created for the man. The woman was created for the man. Hindi lamang created for the man, but the Lord presented to the man his wife to be his helpmeet. Kanya alam ng Panginoon ang pangailangan ng lalaki. Number 6, Adam
named the woman. Alam niyo yung karapatan na pangalanan, di ba si Adan ang unang lalaki, sabi ng Panginoon, o pangalanan mo lahat ng mga hayop, pati ibon, pati yung mga nasa dagat, pangalanan mo, kung ano yung pangalan nila, yan ang magiging pangalan noon hanggang ngayon. Authority yon. Kanya makita natin, si Adan, siya ang nagbigay ng pangalan sa babae. Look at Genesis chapter 2, verse 23. Genesis 2, 23. Ano sabi diyan? Adam declared, she shall be called woman. Sino ang nagpangalan kay Eve? Si Adam. Look at chapter 3, verse 20. Ano ang sabi ng Bible? Genesis chapter 3 and verse 20. Genesis chapter 3, verse 20. And Adam called his wife's name what? Eve. Because she was the mother of all living. Kanya nga makikita natin, bakit kinakailangan mag-submit ang babae, kagaya ng pinag-aralan natin kanina, makikita natin yon sa order of creation in the Garden of Eden. Alright? Number 7, makikita natin, man was commanded to lead. Ang lalaki ang inutusan ng Panginoon na mag-lead. Ano ang sabi ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 2 and verse 14? Sabi ng Bible, 1 Timothy chapter 2 and verse 14, and Adam was not deceived, but the woman being deceived was in transgression. Liliwanagin ko lang muna. Yung word na deceived dyan, hindi ibig sabihin na woman being deceived was in transgression, babae lang ang pwedeng matukso. Hindi po. Lalaki man o babae ay pwedeng matukso. Kanya lang sa Garden of Eden, ang natukso ay yung babae. Are you with me? Kanya makikita natin, bakit natukso ang babae? Ano po? Kasi, hindi ba't si Adan ang binigyan ng utos na pangalagaan na huwag makain yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal? Ang tanong, bakit nakapangyari na nakapag-usap si Eva at saka yung Diablo? Kasi kung hindi nakapag-usap, walang deception, walang temptation. Tama po ba? O nasaan yung lalaki na dapat nangangalaga, nagbabantay sa kanyang asawang babae? Dapat nung nagpakita yung Diablo kay Eva, bago pa nangusap, tumayo na dapat sa gitna si Adan eh. Lumayo-layo ka nga ritong ahas ka. Ako ang may alam kung ano ang dapat naming gawin. Dapat pinangalagaan niya yung kanyang asawang babae. Are you with me? Kanya nga makikita natin na hindi nagawa ni Adan o ni Adam yon. Ano po? Kanya makikita natin dahil doon ay nakapasok ang kasalanan. Mga kapatid, I will shorten this. Ang sabi ng Bible, look at Genesis chapter 3 and verse 6. Tingnan po ninyo. Genesis chapter 3 and verse 6. Diba si Adan ang mga ngasiwa? Ang tanong, nasaan siya nung kasalukuyang nag-uusap si Eva at yung Diablo ang issue temptation? O tingnan niyo sa verse 6.
And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did it, and gave also unto her husband. Nasaan yung husband niya? With her. Pakiguhitan niyo po. Pakiguhitan niyo sa inyong Bible. With her. Ang utos ng Panginoon, huwag kainin ang bunga ng punong kahoy. Na pinagbabawal ng Panginoon. So alam natin ang istorya. Ano? Nakita na napakaganda sa mata. At iniisip na masarap itong kainin. At ang sabi ng Bible, hindi kayo mamamatay. Yun ang pandaraya ng Diablo. Hindi kayo mamamatay kung hindi mabubuksan ang inyong paningin at kayo ay magiging pantas, magiging kagaya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, dapat hindi nakaabot dun eh. Dapat hindi nakaabot dun na nakapitas pa ng bunga, nakakain, at nabigyan siya. Dapat hindi nakaabot doon. Kasi kung alam mo ikamamatay nyo yun, aba, eh di ba ang dapat na gawin? Dumistansya. Eh nakalapit eh. Nakita. Nahawakan, napitas, nakain. Ibig sabihin, hindi nagampanan ni Adan ni Adam yung kanyang responsibility to restrict his wife in approaching the what? The forbidden tree with the forbidden fruit. Naunawaan niyo mga kapatid? Kasi, nasaan siya? Eh, magkasama sila habang nag-uusap, habang nangyayari to. Kanya minsan yung mga ugali ng mga lalaki na bahala ka na kung anong dapat gawin sa mga anak mo. Alam niyo mga kapatid, yung bahala na yon, marami pong pwedeng mangyari sa pamilya natin nun. Ito po ang pinaka-conclusion natin. Ngayon, bago natin ituloy sa mga darating na pag-aaral, kapag meron pong reversal of order in the family, ang sumpa papasok. Pag meron pong pagbabaliktad o hindi pagtupad sa plano ng Diyos sa order in the family, ano yung sabi natin kanina? Wife? O sabay-sabay. Wife? Husband? Children? Pag yan nagkahalo-halo, magkakaroon ng problema. Kapag ang babae hindi nagpasakop, ang tawag natin sa lalaki, under, may problema yon. Bakit? Sapagkat ang magdidesisyon, yung babae. Eh, pastor, yung asawa ko, napakahina ng leadership. Paano ba yun? Abay, kumahina ang leadership. Ibus ang leadership. Kung talagang, kasi sinasabi lang naman na mahina ang leadership, pag sinabi ng asawang lalaki, bahala ka na dyan sa asawang babae. Eh, yung babae naman, gagawin nga. Siya nga ang magde-decide, siya nga ang gagawa. Pero kung ganito kaya ang gawin, ano kaya ang gagawin natin? Saan natin i-enroll yung bata? Sa privado o sa pampublikong paaralan? Pabayaan mo siya mag-decide. Are you with me? Kasi pag yung lalaki ang nag-decide, gagawin niya ang lahat kung ano ang konsekwensya ng kanyang desisyon. Pero kung wala siyang desisyon gagawin, ikaw ang gagawa nun o pili ka. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya nga dapat yung leadership ibinibigay sa lalaki. At lalong-lalo na kung ang lalaki ay tunay na mananampalataya.
kilala ang Panginoon at nagpapasakop sa Diyos. Naunawaan niyo po mga kapatid. So, yan lamang po. Huwag nating babaliin ang order of responsibility in the family. Pastor, ano ngayon ang dapat naming gawin as a family? Yes, alam namin. Wife? Submit. Sabay-sabay. Wife? Submit. Husband? Submit. Children? Submit. Alam namin yan. Paano namin gagawin? Yung pagsasagawa na salita ng Diyos, lalo na't matagal tayong hindi nasanay doon. Para masanay, anong dapat gawin? Practice. Hello? Dapat i-practice natin. Kanya nga, yung pagsunod natin sa kung ano yung malinaw na utos ng Panginoon ay nagiging daan para ituwid at isaayos ng Panginoon ang ating buhay. Ang Pilipinas po, ay nako, maniwala kayo, hindi kagaya sa ibang mga bansa. Ang Pilipinas, dito lang nauso yung tinatawag na under desire. Na talagang ang nagpapatakbo ng tahanan ay ang nanay. Pag-aaralan po natin, nung magkasala si Adan, may sumpa. Dahil ang serpent, yung diablo, yung tempter, siya yung nandaya sa babae, may sumpa. Alam nyo yung babae, walang salitang sumpa na ibinigay sa kanya, kundi ang paalala ay ibinigay sa babae na huwag niya nang uulitin na sakupin ang authority ng kanyang asawang lalaki. At yung pain of giving birth is a reminder na kung hindi niya ginawa yung ginawa niya na pangunahan o saklawan ang authority ng kanyang asawang lalaki, baka 175 na yung anak mo, okay lang. Ano? Bakit? Kasi yung pain of childbearing is a reminder. Pero alam nyo, sa galing ng tao ngayon, na-invento yung anesthesia. Ano? Kanya ang nawala naman ay yung joy of giving birth. Bakit? Sapagkat pag meron kang joy of giving birth, ay pagka naibigay na sa iyo yung iyong anak, I don't know, hindi pa ako nakapanganak. Ano? Pero alam natin ang ibig sabihin. So mga kapatid, isang paalala mula sa salita ng Diyos na ating pinag-aralan ngayong umaga na tatlong tao na bumubuo sa bawat pamilya, ang tawag natin doon, family roles. At sa bawat role in the family, may corresponding responsibility. One more time. Wife? Submit. Husband? Love. Children? Obey. So, ganun lang po kasimple ang Bible. Hindi natin makakalimutan, matatandaan natin. Are you happy that you came? Amen. Amen. So, tayo po yung magsitayin lahat. Tayo po ay manalangin. At pagkatapos po ng ating panalangin ay voluntarily po ay you will just approach our treasury box for our Sunday morning offerings. Ano po? Yung ating mga ibinukod na talagang commitment natin para sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon to be channels of blessing. Pakialis yung takip. Yan. Alright. Sige po, tayo manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa iyong salita na aming napag-aralan at pinagsumikapang unawain at intindihin. Lord,
Ikaw ang nagbigay sa amin ng pagkaunawa. Ikaw din po ang inaasahan namin na magbibigay sa amin ng kakayanan na ito ay maisakatuparan. So, pagkatasabi niyo po sa Philippians chapter 2 and verse 13, "For it is you that worketh in us both to will and to do of your good pleasure." At tulungan niyo po kami, Panginoon. Kahabagan niyo po kami. At sa iyong pagkahabag sa amin, ay gamitin niyo po kami upang mapalaganap ang iyong salita. Maituro sa iba. Lord, kami po ay umaamin na bagamat alam na namin, napakinggan namin ang iyong salita, ay lubhang napakahirap na ito'y maisakatuparan kung hindi ka gagawa sa aming buhay. Ano pa kaya ang mga taong walang pagkaalam sa iyong salita? Lord, tulungan mo kami. Help us to get your word out. Ma-share namin sa iba. Upang mabigyan ka ng pagkakataon na magbago ng maraming buhay. Salamat po sa mga tatay sa nakasama namin ngayon. Mga tatay sa aming komunidad. Mga tatay sa aming siyudad, sa aming bansa. Lord, sana maunawaan ng lahat ng mga tatay ang kahalagahan ng kanilang katungkulan sa kani-kanilang mga pamilya. Lord, hindi po lahat ng mga ama ng tahanan ay may sapat na kaalaman sa iyong salita. Sa amin mo ipinagkatiwala ang responsibilidad na ibahagi sa anumang paraan, lalong-lalo na po sa mga huling araw na ito. Lord, salamat po sapagkat we can share this video to our friends. We can share this video link para mapag-aralan ng ibang mga kakilala namin. So Lord, gawin niyo po kaming intentional in our desire to share the gospel sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga tao na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Ito po ang hilingin at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you po. Please be seated. Gampanan natin ang ating offerings ngayong umaga.